ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatang siya sa lubunin. Isa na naman magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa, Lou De Los Reyes, sa nag-aanyaya na samahan niyo po kami sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa ating tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Patuloy po kaming namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia, kaya naman kung nais nyo pong makakuha, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Kung gusto nyo naman pong makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com/Central Luzon. Sa bahaging buhay pamilya ay makakasama pa rin po natin si Doktora Mary Jane Zabat sa pagtalakay sa paksang honor or shame. Sa pag-aaral naman po ng salita ng Diyos ay pagpapatuloy natin ang ating serye na Encounters with Jesus sa paksang The Man Sick of the Palsy. Dadako na po tayo sa bahaging buhay pamilya. Masayang araw, mga minamahal! Kumusta po kayo muli sa araw na ito? Nagkaroon ba tayo ng karanasan kahapon na maging mapagpigil, maging mapagpatawad? Natutunan natin na ang pagpapalaya sa ating sarili mula sa sama ng loob, yung bitterness, we become better person if we let go of our bitterness, nagpapagaling ng kaisipan, ng ating damdamin, ng ating pangatawan, ng ating relasyon sa kapwa at relasyon natin sa Diyos. Paano naman kaya kung tayo ang may iniingatang kasalanan, may nagawa tayong masama sa ating kapwa? Nandun yung pagkadama, yung shame, yung guilt, pagkadama na, naku, ako yung nagkamali, parang ako yung lumubog na dito sa aking kinatatayuan, kaya hindi ko na kayang harapin ang bukas, Parang pinagtatawanan ako ng mga tao, parang lagi nila akong pinag-uusapan, naranasan po ba natin yun? May mga taong gano'n na doon sa kanilang naging kasalanan maaring ang iba na bulgar sa kanilang komunidad, sa kanilang mga kamag-anak, o kaya naman ay bagamat hindi alam ng iba, pero yun ang nararamdaman ng tao kasi yun yung guilt, kapag tinatawagan, pinapakita sa atin na tayo nagkasala, yan po ay paraan ng Panginoon, pero hindi ibig sabihin tayo ay manatiling i-blame ang sarili natin, hindi natin maihingi ng tawad o mapatawad ang ating sarili. Para bang lagi mong gustong sisihin ang sarili mo at paulit-ulit na inaalala mo na nagkamali ka. Sa araw-araw bumibigat yung pakiramdam mo. Hindi ka makalakad ng diretso, hindi mo makompose ang sarili mo. Parang wala nang karangalan para sa iyo. Kaya ay karaniwang nararamdaman ng mga taong mayroong guilt, mayroong shame, mayroong pagkadama na siya ay may makasalanan. Paano natin dadalhin ang ganitong damdamin? O saan o kanino tayo pupunta kapag ganito ang ating nararamdaman? Balikan po natin yung mga natutunan natin noong mga unang pag-aaral natin. Natutunan natin, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan, mahal ka niya, mahal niya ako. Sa kabila na tayo ay may tendency to sin, tayo nagkakasala, mahal pa rin niya tayo. Nilikha ka niya, nilikha niya ako na may panukala siya para sa iyo. At
nais niyang mamuhay ka nang may mithiin ka rin sa iyong buhay. At gusto niya mamuhay ka nang may pag-asa, may pag-ibig, may kapayapaan sa kanya. Ano po? Ito na yung panahon para ilapit natin ang sarili natin sa Diyos. Walang ibang unang-unang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Ano po? Lumapit tayo ng may pagsisisi, ano po, sa ating nagawang kasalanan. Humingi tayo sa Kanya ng kapatawaran, ano po? Dahil ang Diyos ay Diyos na mahabagin at Diyos na mapagpatawad, mga minamahal. Huwag nating ikulong ang sarili natin dun sa kasalanan yun o manatili na lang tayong lugmok dahil sa mali nating ginawa at hindi na natin naihingi ng kapatawaran. Kagaya ni Judas, kung bakit humantong sa kamatayan si Judas, sa pagpapakamatay, dahil hindi niya kayang dalhin yung guilt, yung damdamin na nagkamali siya, na dapat ay nagsisi siya sa kanyang kasalanan at lumapit siya at naghingi ng kapatawaran. Yun ang nagkulang, hindi nang hingi ng kapatawaran. Ayan. Honor or shame? Ano po ba ang ating pipiliin? Ang karangalan mula sa Panginoon dahil pinatawad niya tayo, kinikilala niya, ino-honor niya tayo because we come to Him repentant, And we seek His forgiveness, we confess our sin. Piliin natin kung alin ang hahayaan natin o pahihintulutan natin gumawa sa ating buhay, ang isa ay magre-repair, ang isa naman ay sisira, alin tayo, sa ang side po tayo. Sabi sa 1 John 1:9, ito po yung ating assurance, that God is ready to forgive us. And sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Ano po? So ang Panginoon, kapag tayo nagsisi, ating inihingi ng kapatawaran, ang kanyang katapatan, at sa kanyang pagiging matuwid, patatawarin niya po tayo. Lilinisin niya tayo, na parang hindi tayo nagkasala, Yun yung binibigay ng Panginoon na promise sa bawat isa sa atin. Pero kailangan, we will come to Him. We come to Him. We confess our sins to Him. Gaano man kabigat o kahirap ang dinadala nating guilt, mga minamahal, yung shame, yung kasalanan ngayon. Kung hindi ka man kayang patawarin, kung hindi ka man kayang patawarin ang taong nagawan mo nito, o kahit yung sa sarili mo, parang hirap mong patawarin ang sarili mo, bakit ko nga ba yung nagawa? Ang Diyos handa anumang oras para patawarin ka at bigyan ka ng bagong buhay. Mga minamahal, patawarin natin ang ating sarili sa mga mali nating nagagawa, Sa mga mali nating nagawa noon, Let us move on. Ano man ang maging kahinatnan, ang importante, humingi tayo ng kapatawaran. Pinalaya tayo ng Diyos sa ating kasalanan. And let us surround ourselves with supportive, caring, and loving people to inspire us, to live free of guilt and shame. Doon tayo sa mga taong magpapaalala sa atin, mahal ka namin sa kabila ng ginawa mo, sa atin namang mga magulang o sa ating mga may kaibigan na nagkamali sa atin, paramdam natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Lalo tingit sa panahon na ganito, na parang hindi mapatawad ng ating kapwa ang kanilang sarili, kailangan nilang madamang may nagmamahal sa kanila. Multiply your prayer time. Divide the truth from a lie. Subtract negative influences and add God's word. Wow, napakaganda po. Nagpanibagong buhay kasama si Kristo at ibibigay niya ang karangalan sa bawat isa sa atin na makabilang sa kanyang mga nilinis, pinatawad mula sa kasalanan. Do we want that God will honor us? Or do we choose to remain in the guilt that we cherish in our hearts? Free yourselves, free ourselves. Palayain natin ang ating sarili. Patawarin natin ang ating sarili. Do better, not live bitter, And let God's love, heal us, and lead us to a new life with Him. Pagpalain po tayo ng Panginoon at mabuhay tayo ng puno ng pag-asa.
Maraming salamat po, Ma'am Jane. Alam niyo po ba, mga kaibigan, kung ano po ang nagagawa ng guilt sa ating physical well-being para po tayong inuubos or dinedrain kapag po nag-harbor tayo ng guilt and shame sa mga buhay natin? Wala po tayong nagagawang produktibo dahil po, yun nga po, puro guilt at kahihiyan ang mga nasa kaisipan natin. Pero ang antidote po dyan is let's recognize our sin and remember that we have a forgiving God. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pag-aaral sa Biblia sa pagpapatuloy po ng ating serye na Encounters with Jesus sa paksang The Man Sick of the Palsy. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Ner. Isang kagalakan po muli sa akin na makasama kayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos dito sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ipinagpapatuloy natin ang ating seryeng may pamagat Encounters with Jesus. At dito ay pinag-aaralan natin ang mga buhay na binago ng ating Panginoong Jesus nang sila ay kanyang makatagpo. Ngayon ay tunghaya natin ang isang kasaysayan na matatagpuan sa Marcos, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 12. Nang siya'y magbalik sa Kapernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaruroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, "Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapas tangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos?" Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, "Bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan," sinabi niya sa lumpo, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Anupat namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito?" Si Jesus ay nagtuturo sa loob ng isang bahay sa Kapernaum. Maraming tao ang nakaalam na siya ay naroon, kaya kaagad na puno ng napakaraming mga tao, hindi lamang ang loob ng bahay, kundi ang paligid nito. Sabik na marinig ang mga turo ng ating Panginoong Jesus at ang iba ay gustong makaranas ng kanyang mahimalang pagpapagaling. Kaya nang dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan na magkakaibigan, usong-usong sa higaan ang kanilang kaibigang lumpo ay wala silang madaanan. Ano ang kanilang ginawa? Talatang 4 ng Marcos, Kabanatang 2. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Kaibigan, hindi naging madali para sa kanila nadalhin ang kanilang kaibigang lumpo
sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Sinubukan nila ang pintuan, ang bintana, ngunit punong-puno ng tao ang bahay. Dahil dito ay naisipan nilang siya ay iakyat sa bubungan. Ngunit maging ang kanilang pag-akyat ay napakahirap sapagkat walang madaanan sa hagdanan. Kaya tunay na naging mahirap sa kanila na dalhin ang kanilang kaibigan doon sa itaas ng bubong. At nang sila ay makarating, binutas nila at doon idinaan. Hindi madali iyon. Una, may kabigatan ang isang taong paralisado. Pangalawa, walang isa man sa kanila ang nagmamay-ari ng bahay. Kaya ang kanilang pagbutas ng bubong ay isang mapangahas na hakbang. Pangatlo, isang malaking istorbo sa mga tao sa loob ng bahay at sa pagtuturo ng Panginoong Hesus mismo ang kanilang gagawin. Isipin natin na hindi yero ang bubong ng mga bahay noon, kundi mga pinatuyong putik at dayami. Ang nakakatuwa ay sapagkat sa lahat ng mga balakid na iyon ay hindi nila nakita ang isa man bilang isang hadlang. Talagang sila ay nakafocus, gusto nilang dalhin ang kanilang kaibigan sa harap ng ating Panginoong Hesus. Napakasarap na karanasan kung magkaroon tayo ng ganoong uri ng mga kaibigan. Mga kaibigang gagawin ang lahat upang mailapit ka sa ating Panginoong Diyos. Paano pinahalagahan ng ating Panginoong Hesus ang ginawa ng kanyang mga kaibigan? Sa talatang 5 ng Marcos, kabanatang 2, nang makita ni Hesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Nang makita ng ating Panginoong Hesus ang kanilang pananampalataya, ang pananampalataya o faith dito na ginamit ay galing sa Griyegong salita na pistis, na ang ibig sabihin ay to be convicted that something is true. Napatunayan na ang isang bagay ay totoo o tunay. Kung paano ito ipinakita ng magkakaibigan, hindi ito isang passive na paniniwala lamang, kundi isang pagtitiwala na ang likas ay dalhin ka sa pagkilos. Katulad ng sinabi ni Santiago sa Kabanatang 2, talatang 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito ay walang mga gawa, ay patay. At sa talatang 20, subalit nais mo bang malaman o taong hangal na ang pananampalataya na walang gawa ay baog? Ang pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, ay nagdadala sa atin sa isang positibong pagtugon, paghakbang, pagkilos sa paniniwala na tayo ay sasamahan ng ating Panginoong Hesus sa ating mga desisyon. Hindi ito nangangahulugang kailangan ang mga gawa upang magkaroon ka ng pananampalataya, kundi tayo ay may paggawa o pagkilos dahil sa ating pananampalataya. Ang ating gawa ay bunga ng ating pananampalataya. Kung ang mga gawa ay hindi resulta ng pananampalataya, then it's not real saving faith. Ang ipinakita ng magkakaibigan ay faith in action. Nang dalhin nila ang kanilang mga kaibigan sa harapan ng ating Panginoong Hesus, sa kabila ng lahat ng mga hadlang, hindi lamang ang apat na magkakaibigan, kundi maging siya na may sakit, ay nakitaan ng pagtitiwala sa kanyang mga kaibigan at sa ating Panginoong Hesus. Ipinaubayan niya ang kanyang sarili. Hindi niya pinigil ang kanyang mga kaibigan na buhatin siyang paitaas sa bubong at butasin ang bubungan at mula roon ay ibaba siya. Maaari siyang mahulog mula sa higaan at lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan bago pa man siya madala sa harapan ng ating Panginoong Hesus. Ngunit buong pagtitiwala na isinuko niya, ipinaubayan niya ang kanyang sarili, ipinaubayan niya sa kanila ang lahat. Ano ang sinabi ni Hesus nang makita niya ang kanilang pananampalataya? Talatang 5 ng Marcos, kabanatang 2. Sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Ang tugon ng ating Panginoong Hesus sa paralisado ay eksakto, sinadya at tamang-tama. Kasama sa mga taong naroon ang mga Fariseo at Eskriba sa buong Galilea, Judea at Jerusalem sang-ayon sa Lucas doon sa paralel na
kwento, tala ng kasaysayang ito sa Lucas Kabanatang 5, talatang 17. Alam nilang siya ay nakapagpapagaling, pero iba ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Inuna niyang pagalingin o ayusin ang relasyon ng paralitiko sa Diyos, hindi ang kanyang pisikal na karamdaman. Dito ay sinasabi ng ating Panginoong Hesus na higit sa kagalingang pisikal ay ang kagalingang espiritual. Ipinakikita niya sa atin ang tunay na dahilan kung bakit siya pumarito sa lupa. Hindi upang ayusin ang ating makasanlibutang kalagayan, kundi upang tiyakin ang langit na ating pupuntahan. Iyon ang pangunahin. Ang ugat ng Griyegong salita na isinaling forgiven ay apimai, and it means to let go, get rid of, refuse to let it hinder. Ang Panginoong Diyos ay pinawi ang kanyang kasalanan. Ang Panginoong Diyos ay inaalis ang lahat ng balakid upang tayo ay alisin sa ating pagkakasala. Kung papanong sinabi sa mga awit, Kabanatang 103, talatang 12, kung gaano ang layo ng silangan sa kanluran, gayon inilayon niya sa atin ang ating mga pagsuway. Ang pagpapatawad ng ating Panginoong Hesus ay inilalayo ang ating mga nagawang kasalanan, inaalis. Sa karanasang ito ay dalawang himala ang ipinamalas ng ating Panginoong Hesus. Ang isa na nakikita nang ang paralitiko ay nakatayo at lumakad. Ngunit ang unang himala ay hindi nakikita nang sinabi ni Hesus na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. At doon ay kinontra ang Panginoong Hesus ng mga Fariseo. Ano ang kanilang mga nasa isip? Sa talatang 6, may ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Ngunit alam ng Panginoong Hesus ang kanilang iniisip. Kaibigan, wala tayong maililihim sa ating Panginoong Hesus. Sa talatang 8, pagkabatid ni Hesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Ano ang itinanong ni Hesus sa mga Fariseo at Eskriba? Talatang 9, alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Kaibigan, sa ating Panginoong Hesus ay mas madali ang pagalingin ang paralitiko. Sa pagpapatawad ng kasalanan ay kinakailangan niyang iwanan ang langit, magkatawang tao at mamatay sa krus bilang pantubos. Sa Hebreo, Kabanatang 9, talatang 22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya mas madaling magpagaling para sa ating Panginoong Hesus. Ngunit ang magpatawad ng kasalanan ay kinailangan ang pagdanak ng kanyang dugo, ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang paglisan sa langit upang siya ay mabuhay bilang isang tao. Sa talatang 28 ng Hebreo, Kabanatang 9, ay ganito ang nakasulat. Gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Pinili ng Panginoong Hesus na patawarin ang kasalanan bago ang pagpapagaling sa dalawang dahilan. Una, upang bigyan ng lakas ng loob ang lalaki na walang kasalanang makahahadlang sa kanyang pagaling, sapagkat pinaniniwalaan sa kapanahon ng iyon na ang mga sakit ay bunga ng kasalanan at parusa na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, upang ipaalam sa mga religious leaders, mga Fariseo at Eskriba na naroon na siya ay may otoridad, may kapangyarihang magpatawad dito sa lupa ng kasalanan sapagkat siya ang anak ng Diyos, ang manunubos. Sa kanila, si Hesus ay isang tao lamang, kaya
yung sinabi ng ating Panginoong Yesus na pinatatawad ang iyong kasalanan ay inisip nila na blasphemy, paglapastangan, sapagkat ang pagpapatawad ay sa Diyos lamang. Sa pagkakataong yon ay ipinakilala ng ating Panginoong Yesus sa mga religious leaders na siya ang Mesiyas, ang tagapagligtas, ang manunubos, ang anak ng Diyos, at siya ay may otoridad na magpatawad ng kasalanan. Sa Marcos, Kabanatang 2, Talatang 11 at 12, sinabi ng ating Panginoong Yesus, "Sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumayo nga siya, agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat, anupat namangha silang lahat, at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi pa tayo nakakita ng ganito." Kaibigan, ang lalaki ay tumayo, dinampot ang kanyang higaan at umalis na nagpupuri sa Diyos. Pinagaling sa kanyang pisikal na karamdaman at tinanggap niya ang benepisyo ng kamatayan ni Jesus bago pa man siya maipako sa krus. Ang mga gawa ng Diyos ay hindi nasasakop ng panahon, bagamat siya ay kumikilos sa ating kasaysayan sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang kapanahunan, ang kanyang pagpapatawad ay biyaya na laging nakabase sa panahon na ang ating Panginoong Yesus ay ipako at namatay sa krus. Tandaan, kaibigan, na ang lalaki ay hindi lamang pinatawad at pinagaling dahil sa pananampalataya ng kanyang mga kaibigan lamang, ngunit nakita rin ng ating Panginoong Yesus ang kanyang paniniwala at pagtitiwala. Kung paanong hindi tayo mailinigtas sa paniniwala ng iba, kahit ng ating mga magulang, asawa o anak, kailangan natin ng personal na pagtanggap sa Panginoong Yesus. Kailangan mong personal na tanggapin ang manunubos kung nais mong maranasan ang kagalingan at kapatawaran na katulad na naranasan ng lalaking paralitiko. Ano ang iyong pagpapasya? Maraming salamat po, Pastor Ner. Mga kaibigan, sinasabi ng Panginoong Jesus na higit sa kagalingang pisikal ay ang ating espiritual. Ipinakikita niya sa atin ang tunay na dahilan kung bakit siya pumarito dito sa lupa. At ito ay not to fix our worldly condition, but to ensure our heavenly one. At ang lalaki pong pinagaling ng Panginoon ay hindi nanampalataya kung kanino man. Subalit nanampalataya po ito sa Panginoon. Ang tanong po ay, nais niyo po bang maranasan yung pagpapagaling ni Jesus katulad ng pagpapagaling niya dun sa lalaki? At ano po ba ang humahadlang sa inyo na tanggapin siya ngayon? Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong linawin ukol sa ating napag-aralan ngayong araw, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idaya lamang po ang 1-800-132-20196. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com/awrluzonphilippines o magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa at sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay. Baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli.